tayo po ay narito at patuloy pong dinidiscover ng Diyos na ating pinaglilingkuran na extraordinary ay gumagawa at kumikilos sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao katulad ng iyong katabi. Diba? Ang Panginoon ay kumikilos hindi lamang sa pamamagitan ng mga superhero, kundi ang Panginoon ay kumikilos to ordinary people. Isa siguro sa malaking barriers kung bakit ang isang tao ay hindi makapaglingkod sa Panginoon, na isipin na yung kaisipan na wala siyang magagawa, o isipin na maliit lamang o wala siyang kakayahan para maglingkod sa Panginoon. Dito ho sa pag-aaralan natin, didiscovery natin ngayong hapon na ito, titingnan natin paano ba kumilos ang Panginoon. Minsan naman, ang isa pang barrier ay yung pag-unawa na para ka makapaglingkod ay kailangan mo yung encouragement lagi. May mga pagkakataon na hindi natin kailangan ng encouragement, ang kailangan natin ng challenge. Ibig sabihin nyo, hindi lahat ay hagod, minsan ay tulak rin. Minsan ay hinahagod. Pero minsan kailangan mo ng itulak, di ba? Okay. Tinanong natin, no, yung pangyayari na yun. Dumating nga yung panahon na natuyo na ang group, di ba? Natuyo na rin ang batis. Alam niyo po, kung titingnan natin yung istorya na yun, yung batis ay sa loob ng ilang panahon, yun po yung naging source ng God para masustain si Elijah. Tapos yung panahon na rin na yun, ay pinapakain po si Elijah sa pamamagitan ng mga uwak. Diba? So mga uwak ang nagpapakain kay Elijah, tapos merong group. Pero kahit pala ang provision, ang source ay galing sa Diyos, kahit iyon ay galing sa Diyos, natutuyo rin. Amen ba ron? Hindi ibig sabihin na ang hanapbuhay natin ngayon ay galing sa Diyos, answer sa prayer, ay mananatili yun. Okay ba yan? Okay. Yan. Medyo babagalan natin ng konti para mamaya bumilis. Alam din natin kanina, alam din natin ang istorya na pinapunta ng Panginoon si Elijah sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Ngayon, remember, si Elijah ay may dinagtatago. Eh bakit siya pinapunta doon sa lugar ng Sarepta? Eh samantalang yung lugar na yon ay mas malapit kung nasaan yung mga kaaway. Hindi ibig sabihin na mapanganib ay hindi ng kalooban ng Diyos. Okay? May mga pagkakataon na kailangan matuyo yung ating lugar na kung saan tayo comfortable para itulak tayo ng Panginoon patungo sa lugar na maaaring tingin ng iba ay mapanganib. Pero yun din pala yung gagamitin ng Lord para i-sustain tayo. Na yung lugar ng Sarepta ay mas malapit sa pagdadausan ng pakikipagharap nitong Elijah sa mga false prophet sa loob, sa susunod na 2 taon. No? So, inihahanda ng Panginoon itong si Elijah sa pagtutuos o pagtatagpo na yan. Tingnan mo natin dito, ang istorya ay patungkol sa isang balo, sa isang widow na namumulot ng panggatong. Tapos, itong lalaki, remember, si Elijah lalaki, ito ay widow. Yan.
Tapos, ano sabi niya, maari po bang makiinom? Oh, kalalaman pa ako, humihingi pa ng ano, doon sa babae na widow. Tapos, hindi pa rin natapos, ano pang gagawin niya? Ikuha niya. May pahabol pa, ano yung pahabol niya? Kung maari, bigyan mo na rin ako ng konting nakakain. Diba? Remember yung panahon na yan, halos walang halaga ang salapi dahil kahit malaking pera mo, kung wala kang mabiling pagkain, baliwala yan. Okay. Tapos sumagot ang babae, sabi niya, alam po ni Yahweh na inyong Diyos na wala kaming tinapay, mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay. No, so iluluto na nila yung kanilang huling hapunan. Tapos ikaw na kalalaking tao ay manghihingi. Yeah. Men of God ka, manghihingi ka. Eh ito na nga yung huling hapunan ng widow. Mag-ina. Bata at babae. So anong gagawin natin ngayon? Titingnan ba natin? Ano ba itong klase ng lalaki na ito? Hindi na magbanat ng buto. Diba? Usually, ganun yan. Eh. Tingnan natin. So, bago, sinabi mo sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, umayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay. Hindi, tanyo, no? Parang wala siyang awa doon sa mag-ina. Sige, gawin mo yung gusto mo. Pero, pagluto mo pa rin ako ng tinapay. Okay. At pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo. Tingnan ninyo ang lalaking ito. Hindi niya sinabi na, pag may matira kayo, bigyan mo ako. Di ba? Not demanding. Demanding siya. No? Pakainin mo muna ako bago kayo kumain. Grabe yung lalaki na ito talaga. No? Okay. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasakit ang talagang takdang araw. No? Pumunta siya roon, lumapit, dahil siya ay may mensahe mula sa Diyos. Hindi naman lahat ng lalapit sa inyo ay may mensahe. Meron talagang mga lumalapit na kailangan magbanat ng buto. No? Pero may mga pagkakataon, na lalo na sa isang mensahero, na inuutusan siya ng Diyos para magkaroon ng breakthrough yung isang pamilya at makaranas ng supernatural provision mula sa Diyos. At makikita natin ang story na ito ay hindi normal. Kasi kung normal yan, hindi na siya supernatural. Hindi siya natural. No, mayroong pagkilos ang Diyos at may ginagawa ang Diyos. At sabi nga rito, inawangan ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi na tuyong langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Bagamat hindi normal yung sitwasyon, pero yun ang naging kaparaanan ng Diyos para tugunan din yung pangangailangan na mag-ina. Amen, Baron. Eh, biro ninyo, inuna pa yung man of God that pwede ka pang mahuli na lang at yung kung ano mang matira sa amin, kung may matitira, eh sa'yo na lang. Ah, di ba? Pwede yan? Pero yan. Tingnan mo natin, ano yung big idea dito? Una, ang general lesson lang talaga dito is that God is our provider. No? Ang general lesson dito sa story nito, ang Diyos ang talagang nagpo-provide. Okay. And then as God is provider, una, there is no permanent source but God. Kahit mismo yung ibinigay ng Diyos, pwede matuyo. Huwag mo natin sabihin, ito kasi ibinigay ng Diyos at pananatili ito. Itong harap buhay natin, ginawa ng Diyos at habang buhay ako dito, hindi yun. Kailangan mong makita natin na may mga pagkakataon na yung aalisin tayo ng Panginoon doon sa ating mga nakasanayan dahil po pwede na yung mga nakasanayan natin, makita natin na yun na yung source at hindi na ang Diyos. Amen. Amen, bro? Amen. At yung pananampalataya natin, mapunta na
panginoon sa kanyang provision rather than the provider. Diba? Tingnan mo natin dito, no? Lagi natin tatandaan that the will of God will never lead us where the grace of God cannot keep us. Kung saan tayo pinapupunta ng Diyos, laging naroon yung kanyang grace. Kung papuntay man tayo sa bundok, at alam natin na yun ay kalooban ng Diyos, naroon yung provision ng Lord. Pero kung tayo magpipilit na pumunta sa New York at wala doon yung kalooban ng Diyos, wala doon ang provision ng God. Nakuha pa natin. Ang pinaka dapat natin hinahanap ay yung kamay ng nagbibigay at yung mismong nagbibigay. Dahil siya nga yung source natin, siya nga yung Jehovah Jireh. Alam natin no, na siya yung talagang provider natin. Kung saan man tayo inililis, doon tayo. Hindi ho permanente yung walang permanente talaga dito sa mundo. Ang permanente lang, meron tayong permanenteng Diyos na provider ng lahat. Pangalawa, the change of means of source is to keep our faith on the source and not on the provision. Dapat, bakit nagbabago? Kasi pag hindi nagbago yung means of source, baka yung faith natin mapunta doon sa means of source. Dapat, pwede kasi si Elijah magkuyakoy na lang doon sa batis at hindi niya kailangan umalis doon sa lugar na yon. Dahil ano? Dahil nasusuplayan naman yung kanyang needs. Dahil nasusuplayan naman yung pang-araw-araw niya, mga kapatid, hindi tayo narito sa lupa para umain. Para umain. Nabubuhay ba tayo para kumain? Hindi. Kumakain tayo dahil meron tayong purpose dito para mamuhay. Pero hindi tayo nabubuhay para hindi tayo nag-e-exist para sa mga sa, para sa pagkain na nag-e-exist tayo dahil may plano ang Diyos sa atin, mayroong kalooban ng Diyos sa atin, may mission ng Panginoon sa atin, at bawat isa sa atin ay pinagkalooban niya ng iba't ibang kakayanan para yung panawagan ng Diyos ay matupad. Diba? Hindi ibig sabihin na dinala ka ng Panginoon dito ay walang misyon ng Panginoon sa iyo. Kung saan ka inilalagay ng Panginoon, mas malaman doon ang misyon mo. Kung paano inilagay ng Diyos etong babaeng widow sa Sarepan na malapit doon sa D-Day o sa lugar na kung saan maghaharap etong si Elijah at yung mga false prophet, inilagay doon yung widow sa Sarepan, doon sa likna. Mula doon sa brook, nanduro na siya. Inihahanda si Elijah doon. Ang mission naman ng widow ay i-sustain yung man of God. Pero sa pagsunod niya doon sa commandment ng God, nasusustain naman yung pangangailangan ng mag-ilaw. Diba? At sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-partner sa man of God, nagkaroon ng supernatural provision ang Diyos. No? Sa pamamagitan niya, no? Si Elijah siguro ay namuhay sa Cherith, sa group of Cherith ng almost a year. At pagkatapos niyo, pinadala siya. So, but, may kita natin though, pag tayo po ay sinend ng God, we must obey and leave the rest to Him. There are times na kailangan tayong sumunod sa Kanya at makikita natin na bilang mga mananampalataya, bilang mga mananampalataya, bilang mga sumusunod sa Panginoon, tayo po ay namumuhay hindi sa pamamagitan, we don't live on man's explanation, we live on God's promises. Amen. Hello. Amen. We don't live on man's explanation, but on God's promises. Kasi kung man's explanation lang, kasi kung kaisipan lamang ng tao, bakit sa dinami-dami ng tao, doon ka pa magpupunta sa mag-ina na magluluto na nga lang nung kailang muling hapunan, kalalangin yung tao, dapat, di ba, pwede ka nun eh, di ba? Man's explanation, kaisipan ng tao.
pangako na yun sa pamamagitan ng pagtupad natin at pagsunod sa mga kautusan at pangako ng Diyos, nandoon yung provision ng Lord. Amen ba? Tingnan mo natin, paano ba nagpo-provide ang God? Now, how God provides? Paano ba nagpo-provide ang God? Kailangan ba lagi, oh, Panginoon, i-provide mo lahat ng pangangailangan. Bukas ay rabol ng ano yung rabol bukas? Resibo. Oh, bukas ay rabol ng resibo. Gusto ko lang first prize. Hallelujah! Diba? Ako yan. Lord, ooh! Hindi ka totoo. Pag di ako nalalo, iba niya ang klase. Diba? Iba-blackmail pa si ka. Pakunayan mo nga, Panginoon. Buksan mo yung... Diba? Sino pa yung nag-iipan ng mga resibo? Pagka kayo nanalo, huwag naman kalimutan. Tingnan mo natin, God's provision doesn't always come in big packages. Yung provision ng Diyos, hindi dumarating sa malalaking packages. Amen ba ron? Maraming pagkakataon, lagi natin inihingi yung malalaki, pero lagi natin tinignan ng Diyos ang nagsabi, He will supply all our needs. Di ba yung needs niya? Para tapusin, para dapiin ang Goliath, hindi na nailangan si David ng magarang damit, matalim na espada, binigyan si David ng armor ni Saul. Diba? Binigyan siya ng espada. Binigyan siya ng magandang kasuotan. Pero hindi yun ang pangangailangan niya. Ano ang sinabi ng Panginoon? I will provide all your needs. May mga pagkakataon, ang isip ng tao, pag makikipaglaban ka, kailangan fully armored ka. Pero sa panahon na yun, ang kailangan lamang niya ay 5 stones. Amen? In order to beat the giant, hindi niya kailangan yung armor, ang kailangan niya ay 5 stones. At sa isipan ng tao, hindi, kailangan ganun eh. Kasi higante, kasi malaki ang problema mo, kailangan mo ito. Ang tanong, ano ang sinasabi ng Diyos na kailangan mo at yung kailangan mo, ipoprovide ng Lord? Diba? At yun po yun. Pangalawa, ang sabi nila, naku, ang dami-dami, puro lalaki pa. Pakakainin natin, Panginoon, kailangan ng isang taon na sweldo para dito sa mga tao na ito. Di ba? Namumblema sila, paano pakainin yung 5,000? At ano ang ginamit ng Panginoon? Maliit na bata na merong maliit na tinapay at maliit na isda at talagang sinabi doon, 5 small loaves and 2 small fish. Hindi sinabing marami. Small. God's provision doesn't always come in big packages. Amen. Maraming pagkakataon, humingi tayong malalaki. Pero bakit? Ang pananampalataya mo ba naroon sa malalaking bagay o sa malaking Diyos? Hello? Pag ang pananampalataya natin napunta sa malalaking bagay, baka yung malaking bagay na yun, mas lumaki ang tingin natin kaysa sa tingin natin sa ating Diyos. Amen ba rin? No? Hindi naman ibig sabihin, hindi ka mananalangin. Si Jabez na nanalangin, Panginoon, pagpanahin po talaga ako. No? Pero yung sagot ng Panginoon doon sa panalangin mo, maaring hindi ayon sa iyong iniisip. Okay. Panguli, nung naghahanap ang mga tao, paano ba pumunta doon sa kalangitan? Di ba? Ano usual? Pagka marami, tama. Ano sabi ng Panginoon? Hindi. Kukunti lang yung nakakalam. Narrow. Di ba? Small. At dahil narrow and small, kunti lang yung nakapapasok. Pero hindi dahil maliit, hindi dahil marami,
Tama. So makikita natin dito yung pagkilos ng Diyos kahit doon sa istorya noong widow at ni Elijah. Kung papaano si Elijah, tinugunan ng Diyos yung pangangailangan niya for 2 years sa pamamagitan ng kukurampot na arena at linis. Amen ba raw? Tingnan pa ko natin susunod. Alam niyo ang sabi sa Psalms 22 verse 26. Basahin ko po. The poor will eat and be satisfied. They who seek the Lord will praise Him. Sino raw mo ang magsasatisfy sa atin? Ang Diyos. Pagka sinisiklaw natin siya, magsasatisfy ang Panginoon. Tingnan mo natin susunod. Tingnan mo natin yung conclusion natin dito. Alam ng Diyos yung ating sitwasyon. God knows our situation. And He has the solution. Sino may solution? Ang Diyos. Alam ng Diyos yung pangangailangan ni Elijah at alam ng Diyos yung pangangailangan ng widow Rosario. Isang ordinaryong babae, widow, naghihintay na lamang ng pamatay niya. Pero sa dinami-dami ng tao, siya pa ang ginamit ng Diyos. Alam ng Diyos ating sitwasyon. Alam ng Diyos yung tunay na pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen? Hindi po pwedeng maitago ng pananamit natin. Hindi po pwedeng maitago ng ating make-up. Yung lahat ng iniiyak ng ating puso. Alam ng Diyos yung laman ng ating puso at ano yung iniiyak ng ating puso. Sa panahon na wala nang nakikinig, sa panahon na wala yung kaibigan, sa panahon na ikaw na lamang at ang unan, alam ng Diyos ang tunay na iniiyak ng iyong puso. Amen. Amen ba? Yun ang Diyos natin na provider. Yun yung Diyos natin na ang gusto ay makaranas tayo ng hindi normal na provision kundi supernatural. Ito na siya lamang nakatala. Hindi ko alam, hindi niyo alam, hindi natin alam kung ano yung sitwasyon ng bawat isa. Pero yung sa katabi natin, sabihin mo, Diyos ang nakatala. Sabihin mo sa katabi mo, Diyos ang nakatala. Alam ng Diyos ang sitwasyon. Alam ng Panginoon niyo. Alam ng Panginoon niyo. Alam ng Panginoon niyo. Pangalawa, God's provision may come to us through unexpected sources. No? Yung provision ng Lord, maaaring manggaling sa unexpected place. Sarepat? Eh, sarepat na rin yung lugar ng enemy. Diba? Eh, pwede ba ron, Lord, na nandoon yung provision mo? Where God leads us, His grace will sustain us. Unexpected place, unexpected people. Sa dinami-dami ng tao, siya pa. Widow. Di ba? Ano iisipin ng mga tao? Pagbigat naman itong ministrong. Kaya minsan ang hirap sumunod sa Panginoon. Sabi lang, pagbigat naman ito. Pero kung hindi sumunod si Elijah, tigbak yung mag-ina. At kung hindi sumunod yung mag-ina, tigbak yung pare-pare. Pero dahil sa alam ng Diyos at yung source ng Diyos, no, ay maaaring manggaling sa unexpected sources. Kaya kailangan, anong kailangan tayo maging open tayo? Saan ba tayo nililid ng Panginoon? Amen. Kaya ipanalangin natin, ano ba yung kalooban mo o Diyos? Amen? Kaya kailangan natin yun. Ano ba kailangan kalooban mo, Panginoon? Lagi natin
Diyos sa atin mabuti. Pumunta rito si Jesus para magbigay ng buhay at magkaroon tayo ng kasaganaan. Yun ang mga katotohanan doon. At kung saan man tayo nililit ng Panginoon, nililit niya tayo para doon sa katuparan ng kanyang plano at pangako para sa atin. Hindi tayo nililit ng Panginoon para sa kapahamakan. Lagi mo natin tatanggal. No? God's provision may come to us through unexpected source. Pangatlo, the greatest provision that we can have is direction from God. Minsan nakala natin, Lord, kailangan ko ito, kailangan ko yan. At sinasabi sa inyo ng Panginoon, ang kailangan mong makinig sa aking ilig. Ang sabi ng Panginoon, ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanyang alam ng kanyang mga tupa ang kanyang boses. Diba? Kung saan, at nakikinig ka dapat lagi sa Panginoon, kung saan ang susunod mong part-time. Eh, talaga kasi kahit yun eh. Diba? Pinapanalangin mo ba natin yun? Ipanalangin din mo natin. Kailangan din natin magkaroon ng discernment. Panginoon, pagpalain niyo po ito, ingatan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng lakas, para makapag... Yes! Di ba? Kasama yun sa pagdalangin. Di ba? Kasama yun. Dapat ho, patuloy ho natin. Ano sabi ng salita ng Diyos? No? In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Do not lean on your own understanding. In all your ways, and He shall direct your paths. In all our ways. Pag umaga pa lang, pag-isip pa lang natin sa umaga, Lord, lead me. Lord, lead me. Dahil kung nasaan ang leading mo, na rin yung grace mo to keep me. Amen. Amen ba? Amen. At dahil doon, nakakapamuhay tayo ng may pananalig doon sa ating shepherd. Dahil ang shepherd natin will not lead us sa panin. Lagi natin tatandaan, the shepherd of our soul will lead us to green pasture. Amen ba? Where did he come? So kailangan natin maliling. Dito nga kailangan, bakit mo kailangan na ma-born again? Bakit mo kailangan na maisilang muli? Kasi ang nakakarinig ng kanyang tinig ay yung mga naisilang muli. Diba? Na pagka ikaw ay naisilang muli, naisisilang yung espiritu mo, ngayon meron ka ng personal relationship sa Panginoon, nakaka-direkta kang punta doon sa kanyang trono ng kahabagan dahil nilinis ng Panginoon, pinatawad ka, nilinis na kapunta ka ngayon sa trono ng kahabagan, nakakapanalangin ka. At ang sabi ng Panginoon, yung mga tupa niya, yung mga taong kumilala sa kanya, tumanggap sa kanya bilang Panginoon tagapagligtas, naririnig yung kanyang tinig. Amen ba Lord? Naririnig niya kanyang tinig. At dahil naririnig mo yung tinig niya, narinig ka niya. No? That, kaya dito ang greatest provision talaga ng Panginoon ay papaano tayo ililid niya. Yung direction coming from Him. At ang pinakakailangan matutunan ng tao ay pakinggan yung kilig ng kanyang Panginoon. Yung boss. Eh, paano mo malalaman? Kaya nga mayroong Bible. Kaya nga naisulat na yung Word of God. Kaya nga kung tayo may written Word. No? Doon mo malalaman yung kaparaanan ng Diyos. Diba? Kahit nga yung pagpili ng boyfriend, girlfriend, meron na rong guidance eh. Pati pamamasyal. Nandoon na rin. Diba? Ano yung iiwasan mo ng truth eh? Diba? Kaya kailangan mo yung Word of God, inano natin, ginagawa natin direction at ginagawa natin pagkonsulta sa ating mga desisyon sa buhay. Kinukonsulta natin, at Panginoon, ano ba yung kalooban mo patungkol dito? Panginoon, ano ba yung kalooban mo patungkol sa desisyon na ito? Hindi mo habang panahon, hindi yung habang panahon, tayo mag-stay dito. Diba? Pero nalang ako sa iba.
Meron tayong mag-i-stay dito, pero hindi mo lahat tayo mag-i-stay dito. May mga pagkakataon na ililid tayo ng Panginoon. At saan ba tayo ililid ng Panginoon? At sa kalooban ng Panginoon, lagi natin tatanungan, pagka nililid tayo doon, huwag po tayong matakot dahil yun ay kaparaanan ng Diyos para tugunan yung ating pangangailangan at tugunan yung pangangailangan ng pupuntahan natin. Lagi natin tatandaan din na tayo ay blessing at the same time ay nabibless kung saan man tayo ilalagay. Whether in the church, the family, sa lugar, no? Kung tayo man ay pinauuwi ng Panginoon sa Pilipinas. No? Hindi ka papabayaan ng Panginoon pag yun na ang lilig sa iyo ng Panginoon. Amen pa ron. No? Kung natatakot tayo, lagi natin tatandaan, the brooks ay hindi lagi may tubig. Yung batis, hindi lagi may tubig. Kung papaano yung Taiwan, hindi rin lagi may tubig. May pagkakataon na maaari tayo ibalik ulit sa Pilipinas. At kung saan lang tayo ibalik? Hindi, Panginoon, wala naman eh. Parang sasabihin mo, Panginoon, mga nangangailangan kayong mga tao doon eh, di ba? Pero, yung nangangailangan na widow ang ginamit ng Diyos para tugunan yung pangangailangan ng Amerika. Ang isyo lamang ay direction. Saan tayo dinadirect ng Panginoon? Saan tayo dinadirect ng Panginoon? Okay. Panghuli. Yeah. Ang challenge ko sa atin, katulad mo ng widow, ang sabi doon, the widow of Sarepat went away and did as Elijah has told her. So there was food every day for Elijah and for the women and for the woman and her family, for the jar of flour, was not used up and the jar of oil did not run dry. Anong kailangan mo natin? Patuloy mo tayo magtiwala. At huwag mo natin malitin yung maliliit na bagay na meron tayo. Dahil maaari yung maliliit na bagay na yun o kaparaanan ng Diyos para i-provide yung malalaking pangangailangan. Pangalawa, know his instruction. Yung written instruction niya. Read the word. Study it. Meditate on it. Day and night. Then you will be careful. Then you will be successful. Panghuli ang sabi ron? Obey. Dahil kahit na nagsabi na titiwala siya, kahit na alam niya yung will of God, kung hindi siya sumunod, hindi rin magmamanifest yung provision ng Lord. Hindi rin magmamanifest. No? Hindi rin magmamanifest yung kaparaanan ng Diyos. Kaya kung mga kapatid, patuloy ko tayo. No? Ang pinakamahalaga ay malaman natin ano ba yung kalooban ng Diyos. Kahit sa church, no? Dito may kita natin, maraming pagkakataon ang isip natin, kailangan ay tulungan. Ano? Baka hindi naman kailangan tulong, baka kailangan challenge. Hindi, may pangangailangan kami. Ito na nga lamang yung huli. Pero baka yung huli na yon ay maaaring hindi maging huli kung i-offer niya muna sa Panginoon. Amen? Dahil ang isip nung ano, anong isip nung babae? Natural lamang na isipin mo na unahin mo muna yung sarili. Pero sinasabi dito, pagkainunan mo ang Panginoon, lahat ay idaragdag na. Amen. Amen ba? Amen. Lahat ay idaragdag na lamang sa'yo. At yun ang na-experience nitong babae na taga-Sarepta. At yun din yung kailangang mensahe na ibigay nitong man of God. Na hindi dahil sa mahirap ka, wala kang magagawa. Hindi dahil sa huli na yan, ay huli na nga. Hindi dahil sa mayroon kang pangangailangan, hindi ka magagamit ng Diyos. Dahil kahit nasa gitna ng pangangailangan mo, pag willing ka at gusto mong sumunod sa Diyos, yung pangangailangan mo ay tuturuganan niya ng kanyang provisions. Ano lang kailangan? Magtiwala tayo. Assalamualaikum.
Pwede ba tayong panandalian tumayo na tayo sa inyo?